good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayong araw po na ito ay i-update kayo sa mga ginagawa natin ngayon dito sa ating growing area. No, at magtataka siguro kayo bakit may video rin doon na maliit no, sa upper left. No, kasi ginagamit natin yung features na itong Tecno Come-On Pro. Ayan, na meron siyang dual capture no na video. No, at gamit to daw to ng mga nagba-vlog no. So kaya ito rin yung isa sa mga napili kong alternate phone na no, dito sa ating pagba-vlog dito. So ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ay yung kung paano niyo aalagaan yung mga plants niyo. Kapag ganito na biglang init tapos biglang biglang uulan no tapos hindi mo malaman ngayon kung ipapasok mo ba o kaya hahayaan mo na lang doon sa initan at na nauulanan siya minsan pag biglang uulan naman. So ano ba talaga ang dapat gawin, di ba? So isipin po muna natin no, dahil mga plants po itong inaalagaan natin, mas maganda kung ano kayo ng mga lugar na kung saan na hindi nyo nagagalawin yung halaman nyo. Ayan. So permanent spot ba no? Diba pag sa wild no, yung mga puno naman doon, mga halaman, hindi naman ginagalaw yun pag maulan or maaraw. Kaya garang ganun din yung gawin yung setup no? Kung kararating lang ng plants nyo, ilagay nyo lang muna dun sa lugar na may morning sunlight. Diba? So, bakit sa morning sunlight lang? Kasi dun sa may morning sunlight na yun, yung morning sunlight, yung panahon na malamig pa yung temperature. Pero may araw na. So, gustong-gusto yun ng mga halaman, hindi lang carnivorous plant. So, kaya kung mapapansin nyo, no, yung mga alaman natin na dito sa lugar na kung saan tinatamaan talaga sila kasi dito yung araw sa umaga dyan sa sign na yan. So dyan natin nilalagay na arawan sila sa umaga at hapon dito sa man sa sign na ito yung hapon na araw. So isa pang gusto kong idagdag na kung hindi talaga siya directly na naarawan tulad ngayon, sobrang cloudy ng panahon no? Umulan pa nga eh, ngayon lang tumigil ang ulan. So okay lang yan no, nagbe-benefit pa rin sila sa filtered sun kahit na cloudy yung weather no. Pero syempre kung may pagkakataon or may ano naman kayo no, may option no na pwedeng direct sunlight sila palagi no, doon yung ilagay no, para naman mas mabilis na pumula at gumanda yung mga plants nyo. Kasi mas makakapag-photosynthesis sila doon at mas makapag-produce sila ng magagandang mga growth. Ayan. So ano pa ba yung pwede nating ano? Pag ilalabas yung mga plants nyo, kasi dito sa amin, nalalaki ng planter kaya matagal matuyo. No, pero sa inyo, pag dumating yung plants nyo na sa maliit na pasuyan, tulad na lang halimbawa, neto or etong isa. No? Kung nasa maliliit na pasuyan, I will suggest na ilagay nyo siya sa water tray no, kung sobrang init talaga ng panahon. Water tray nyo para hindi matuyo agad. So, paano nyo gagawin yung water tray? So, kunin natin yung lumang, buti na lang meron dito, lumang lalagyanan ng ice cream. No? So, ilagay nyo kung saan naarawan ng morning sunlight and afternoon sunlight. Wala dito. Tapos, ilagay nyo yung plants nyo dyan. No, pagka ganito yung naging setup nyo, imagine nyo, pag umulan, tataas ang tubig. Ano mangyari ngayon sa paso nyo? Lulutang yan at babaksak. Kakalat yung medium. Hindi naman mamatay yung plants nyo, pero matadamage yung mga trumps nyo. Makuklose. Tapos mayuyupi-yupi, di ba? Kasi nga, lumutang at bumaliktad. So, paano nyo maiwasan yun? Isang paraan, kumuha kayo ng mas manipis na tray. No, siguro 1/4 or 20% lang ng inyong planter, no. Kung sakaling wala kayong available na ganun, ibutasan niyo 'yan sa gilid.
Mag-drain nyo lang siya ng hanggang dito. So, higyan nyo lang mga butas yan para pag umulan, hindi aapaw. Pero masay pa rin talaga yung mga styrobox na ganyan kanini, please. So, pwede yun. O, kung mayaman nyo man naman kayo or marami kayong medium, ilagay nyo na siya sa ano, bigger planter. Kahit nasabihin mong ilan pa lang yung plants nyo. No? So, ingatan nyo lang na huwag makontaminate yung ganito kalalaki mga planter. Kasi isa sa mga disadvantage ng malaking planter, pag na-contaminate yung isang part nito, may chance na makontaminate lahat. Kaya ganun, nag-report kami ngayon dahil nga na-contaminate sila. So, hindi naman nasayang dahil nagamit naman namin yung mga contaminated medium as medium ng mga plants na mga hindi ganun kaarte at matitibay. So, ano nga uli yun? Yung ating sinabi dito pag mag-water tray, kailangan hindi ganun kataas. Ayan. Yung inyong trays, no? So, bukod doon, no, kung sakaling hindi kayo mag-water tray, kasi gusto nyo ma-safe yung plant at medium nyo, no, pag hindi naka-water tray. Pag hindi po naka-water tray yung plants, mas mataas yung chance na mag-dry siya. So, pag nag-dry po yan at medyo napag-anbawa, may lakad kayo na hindi nyo na naisip na yung plants nyo kailangan pala diligan. Dahil sobrang init ng time yan, biglang iinit, no? So, may chance na mag-bone dry yung maliit na planter. Lalo na kung mas maliit pa dito yung planter. Mas maliit na planter, mas mabilis matuyo. So, kung hindi nyo yan madidiligan or mamimiss, no? Ano po yan, mabilis matutuyo, no? Lalo na kung daily missing ang ginagawa nyo na paunti-unti lang. No, kasi mas natutuyo rin yung loob ng planter, paunti-unti. At pag nangyari yon, kahit i-miss nyo yung ibabaw, hindi na masyadong na-absorb ng loob. So pag na pag sa uminit pang gusto yan, yung panahon, mabilis magda-dry yung medium. At pagda-dry na yung mga plants nyo. Tulad na lang halimbawa nung example natin dun sa isang video na ito po, nasa malaking paso naman siya. Ang nangyari lang kasi, na-uproot, siguro may tumuka na ibon, na-uproot yung plants. So, ganito mangyari sa inyong halaman. Matutuyo po yan. So, pag natuyo yan, not unless may natira pang healthy rhizome, wala na pong pag-asa pagka ganyan yung nangyari. So, pero hindi ko pa rin give up yan kung may pag-asa pang mabuhay kahit ilang percent. Ilagay natin doon, no, baka mabuhay pa. So, ayun yung mga dapat yung tandaan pag naghahanap kayo ng lugar kung saan nyo lalagay yung mga plants nyo. No? So, kung ako tatanungin nyo, ano ba yung pinaka-best na lugar? Kung gusto ko ay maging maganda talaga yung mga plants ko. Para sa akin, yung pinaka-maaraw na lugar talaga. Kahit sobrang init yan, yan nandyan yung pinaka-araw sa umaga hanggang hapon hanggang paglubog ng araw. No, doon ko lalagay. No? Tulad dati, nilagay ko yan sa bubungan. No? May bubungan rin dati dito, doon ko rin nilalagay. Ang magiging challenge nyo lang doon, talagang kailangan yung diligan ng maniwala kayo sa hindi. 2 to 3 times ako nagdidilig dati nung bago pa lang po kami nag-aalaga ng carnivorous plant. At worth it naman, no? Kung may time kayo na ganun karami. Kasi pandemic lang kaya ang daming time. Ano, so, pwedeng-pwede po yun na magdilig kayo ng 2 to 3 times a day. So, kung hindi kayo naka-water tray at kung sa pinakamaaraw nyo ilalagay. Kasi darating yung time na sobrang init talaga. No, na kahit na mag-water tray kayo, bilis matuyo. Kaya napipilitan ako magdilig talaga dati ng 2 to 3 times. No? Ngayon na-controlled ko na yung kumbaga nakuha ko na yung sweet spot o yung hiliti ba ng mga plants natin. So medyo mas kampante na ako na ganito yung setting na bagay sa kanila. No, at sa bawat lugar, no, halimbawa ako nakatira ako dito sa Cavite, mainit dito. No, kung kayo nakatira sa Mountain Province, so swerte niyo kasi malamig doon kahit mainit. Hindi agad natutuyo yung mga medium and plants nyo, diba? Mas madaling mag-alaga.
Eh kung nakatira kayo dun sa mas mainit pa dito sa Cavite. Diba? So, mas kailangan yung magbigay ng effort para hindi mamatay yung plants nyo. Pero advantage yun kasi gustong-gusto ng mga Venus flytrap yung talagang mainit. So, itatansyahin nyo lang kung kailan kayo magdidelay, gano'ng kadalas. No? At anong method yung gagamitin nyo? Water tray ba? Or hindi naka-water tray? No? Yung ordinary lang, no? Nakapatong lang siya. Sa hindi nagko-contain ng tubig. So, ano niyo po 'yan, i-consider niyo 'yon, no? Pangalawa, make sure na 'yung ginagamit 'yung tubig ay talagang low PPM, no? Low PPM tulad ng rainwater, purified water, distilled, reverse osmosis, alkaline. Actually, mineral water minsan may low PPM rin 'yan kahit nasabi mineral water. Kaya importante rin talaga na magkaroon kayo ng ano, TDS meter para nasusukat nyo from time to time kung okay pa yung quality ng tubig nyo. So atin natin ngayon para may idea kayo sa mga pinagdadaldal ko dito na PPM, TDS, minerals. So ito yung TDS meter natin. Ayaw matanggal yung takip pero natanggal na. So, i-on natin at gumagana pa. So, check natin tong ano, tubig natin dito sa loob ng ating sprayer. So, ang measure niya ngayon ay 17, di ba? Okay ba yan? Pag 17, ayan, 17 ppm. So, 17 okay po yan, no? The lower the better. Pero rainwater to, kaya dumaan yan sa bubungan, no? Kaya ganun kababa, ganun ang reading. Sa mga Wilkins, no, minsan nagme-measure pa ngayon ng 0 to 5 or 6 lang. Ito po, nahaluan na ng medium, nasa 98. No? So, okay pa rin yan. So, tingnan natin dito sa pond natin na mini. Ay, ang ganda ng ano ko ngayon. Ngayon ko na napansin to, ah. Ewan ko kung makikita nyo. Ang ganda nung ano. Natuwa ako dito. Dito sa Utricularia gibbon natin. Ngayon ko lang nakita si Utricularia gibbon. Na tumubo mula baba pataas. I-picture ko yata sa isang video na separate. Ang ganda niya. Pati ito no. Hindi na ako umaasa na gaganda pa to si Utricularia gibbon. Pero gumanda siya. Okay ba? Isa sa ginawa ko po dito para may idea kayo, eh tinabunan ko siya ng parang burak, no, na galing po dito sa ano, yung mga retaso ng pinagkainan at mga dumi-dumi dyan sa ano nila, aquarium na yan. Inalagay ko dito yung mga extra na tubig. Kasi ba't ko inalagay dito extra na tubig? Kasi may mga ano sila eh, yung ano ba yung tawag, dap niya, ayan, dap niya na pinapakain ko naman dun sa mga carnivorous plant dito na aquatic. Aba, okay ah, ngayon ko lang na makita si Utricularia gibbon na ganito ko yun. Mamaya, bibigyan ko ito ng another video kasi hindi niya makita ng sobrang linaw. Ayan o, oh, ganyan. Ang ganda niya. Pag mula sa baba, tinitignan pataas yung Utricularia gibbon. Kasi nasanay ako yung Utricularia gibbon ko. Parang kangkong lang na nakatalbos lang na nakaano sa baba. Yung ano lang ba? Mababa lang ito yung pataas. Parang puno yung nag-itsura ng Utricularia gibbon. Tapos kasama niya yung ibang mga aquatic plant na sinama natin na addition sa ating mga alaga dito. Ayan. So, okay. So, may magagawa na naman tayong another video, no, tungkol sa kay Utricularia gibbon. And hopefully soon makapag-release na ulit tayo niyan. Wala na talaga akong iniisip na magre-release pa ako niyan ulit kasi ang konti na ng Utricularia gibbon na nakaraan. Halos ma-pace out si Utricularia gibbon. Namatay. Nag-decline yung health. Nalagas talaga.
At sabi ko, wala na to. Katapos na ni Utricularia Giba. Pero ngayon, hindi ko na akalain na bumawi si Utricularia Giba. Mula sa pinakapangit niyang form, naging pinakamaganda. So, praise God. So, ano pa, no? Balik tayo dito sa basic care. No, yun ang maganda po sa paghahalaman. No? Minsan, nakaka-excite na kahit dun sa maliliit at very common na mga plants. Eh, nakaka-surprise na makakita ng form na gano'n na pwede pala yun. No? So, ayun. So, anyway, ano pa bang pwede ko may advice din sa mga baguhan, no? So, kasi ayun yung problema ng iba, kung saan ilalagay. So, ilagay nyo po yan doon sa, kung gusto nyo yung ano, halimbawa kararating pa lang ng plants. Ilagay nyo yan kung saan naarawan ng morning sunlight lang. No? Ayun yung pinaka-safe. Tapos late afternoon kung meron kayong lugar. Pero kung wala, enough na yung morning sunlight sa mga bagong dating na halaman. At kung ayan, natumagal na ng isang linggo yan, no, syempre excited kayong ilipat kung saan-saan na yan. Dahil nakita nyo, nag-survive na ng isang linggo yung plants nyo. So, ilagay nyo na yan sa medyo mas maaraw na lugar. No? At kung makita nyo na gumaganda na siya doon, so, hayaan nyo na lang muna doon, no? At kung makita nyo na sobrang laki na niya at nagkakaroon na ng mga plantlets, ilagay nyo na talaga siya sa pinakamaaraw na lugar. Ilagay nyo sa malaking paso para hindi madaling matuyo. At umpisahin nyo ng aralin na ipropagate. No, nakakatakot magpropagate sa umpisa, pero pag nagawa nyo yun, no, parang ganito. No, ang sarap tingnan ng mga halaman na isa lang dati, pero dahil natutunan mong ipropagate, nilakasan mo yung loob mo na parami mo. No, at maganda sila tingnan eh. Kaya, kumpara mo, diba, sa isang paso, sa isang halaman na nasa paso. Bawa ganyan. At ikumpara mo sa marami. Di ba, maganda tingnan yung marami. Kasi hindi ka nabuboard na maghintay sa growth nila. No, laging may bago. Di ba? Ayun ang mga, ano, sakit ng mga sakit ng mga nag-aalaman. Gusto lagi may bagong halaman. Kasi nga, naboboard tayo na hintayin kung ano yung magiging growth ng mga old plants natin. Parang sa mga nagmomotor o nagbabike, no? Or mahilig sa mga sasakyan. Upgrade-itis na tinatawag, na mahiling mag-upgrade. Sa halaman naman, mahiling mag-add ng new cultivar or new variety. No, at mahilig makialam ng mga current status ng mga plants nila na ilagay sa malaking pot, baguhin yung medyo, ripat-ripat. So, okay naman yan, no? Kasi nakaka-relax rin eh. So, eto yung mga may advice ko kung saan nyo may lalagay, no? Yung mga plants nyo na to. No, pag kayo ay nag-aalaga na bago pa lang. So, yun lang muna. God bless, ha? Bye-bye. No, na ano ko kung paano ko to i-operate ang bagong cellphone. Yan na kayo.